Tinagagawa ng mga kababayan si President Bongbong Marcos ng mga foreign powers. Gusto siyang imbitahin. Una si President Joe Biden ng Amerika. Gusto siyang imbitahin doon. Punta ka niya dito, ano, PBBM. Mag-usap tayo. Mas magandang face-to-face yung pag-usap natin. Ano kaya yung gustong mangyari? Ano ba? Makikita natin dito mga kababayan kung gaano ka-importante yung ating bansa. Very strategic po yung location natin at napakayaman po natin. Yung bansa natin, napakayaman sa natural resources and metals, precious metals, mga kababayan. Other than very strategic siya, yung location natin, kita ninyo? And this is really the pearl of the audiences. Yung perlas ng silanganan, tulad ng tawag sa ating bansa ng ating national hero na si Jose Rizal. Di ba? The pearl of the audiences. Ngayon, mga kababayan, yung European Union, inimbita din yung ating Pangulo. What? The European Union, Europe is the seat of the Antichrist, mga kababayan. Ay, President Bongbong, mag-ingat po kayo dyan sa ano, sa invitation ng Europe. Siguradong i-align tayo sa kanilang agenda for the establishment of the tawag dito, the establishment of the New World Order. Ayun naman talaga po. Yung binanggit po ninyo during the interview ng SMNI, the New World Order, yun. Yun ang seat ng the New World Order with America. Alam ba ninyo mga kababayan na ganon? Ganon po. Kaya nga, sabi ko sa inyo, bumili kayo ng libro na authored by Dr. John Coleman, The Conspirator Hierarchy, Conspirator's Hierarchy. Doon ninyo maintindihan ang mga discussions natin na may relasyon dito sa mga kaganapan ngayon. Halimbawa, itong ang balitang ito, you will have deep understanding. Bakit sila nag-uusap? Ano yung gusto nilang ma-achieve? Ito na yan po. EU invites Marcos to Brussels. The European Union has invited President Marcos to visit Brussels, Belgium. Yung Brussels, Belgium kasi, yun ang kuan ng ano, yung NATO. Yun ang tawag dito, the seat of NATO. Nandun po. The invitation from European Council President Charles Michel. Michel ba yung basa nito? Michel siguro. Was personally relayed by EU Ambassador Luc Veron to Marcos during the inauguration. Michel, who was not able to attend the inauguration, said in his letter to Marcos, "I would, however, like to extend an invitation to you to come to Brussels at a mutually convenient time." Talagang nagsulat siya, mga kababayan. "We have much to discuss." What? Anong pakinamin sa inyo? Ang layo ninyo. alam ninyo kung ano? Ito. "We have much to discuss from our bilateral relations. EU-ASEAN ties." Oh. Ita ninyo. EU-ASEAN ties daw. "In wider foreign policy issues to our support for the rules-based international order." Oh, sabi ko sa inyo, may relasyon talaga po sa New World Order. The new, ito pong rules-based na sinasabi nila,
Bakit ganun yung emphasis? Rules. Ang gusto nila, mga kababayan, na isipin ng mga tao sa buong mundo na yung mga actions nila is based on law, laws na pinasa ng global leaders. At pag ikaw ay naging signatory doon, parang sa United Nations, parehas din po. Iisa lang po ang nasa likod niya, United Nations. Sila-sila, mga malalaman ninyo doon sa libro ni Dr. John Coleman. Sila-sila po. And there is, you know, a spiritual, you know, tawag doon, dimension in it. Alam ba ninyo na nasa likod nito, sabihin ko na sa inyo, Europe will be the seat of the Antichrist. The Antichrist spirit, mga kababayan, is working full-time this time para ma-establish nila yung ultimate objective nila to unify the world against our Lord Jesus Christ as He is coming back very, very soon. He will oppose it, but our Lord Jesus Christ will destroy all this world system and ultimately the Antichrist himself. Alam ba ninyong ganun ang direksyon natin? Anyway, gusto nilang i-emphasize ang rules-based international order o the New World Order, mga kababayan, para isipin ng mga tao na hindi kanya pwedeng maging above the law. All of us should follow the law, and it is not the national law anymore because it is already, tawag doon, subordinated. It is now the international order. It is now the new world order. It is now the one world government. Pare-parehas po yan ang ibig sabihin. That should be followed. Kaya nga sabi ko sa inyo, right now, yung panahon ni President Digong dito sa pandemonyo, hindi na po ang nasusunod, yung national. Si Judas ang nasusunod. Kung ano yung dikta ni Judas at yung mga sponsors nilang mga, iyon ang ini-implement dito. Kaya nga po uniform sa Amerika, ganon. Yung, ang nagkukumpas po, si Judas. Imagine that. Iyon nagdidikta ng mga rules. Bawalan niya sa ano, lumabas. Bawalan niya sa beach. Imagine, pati yung beach bawal. Bawalan niya umakyat sa bundok. What? Yung lahat ng mga walang ka-logic-logic na mga patakaran, yun ang inimplement nila. Basta niya bawal. Pag hindi ka sumunod sa kanilang rules, yeah, rules-based international order, you'll be sanctioned. Economic sanction. Hindi ka niya, kasama sa aning ano, yung pag-travel ano ninyo from here to Europe, ang dami mga Filipino overseas workers doon. Pag hindi ka sumunod, hindi ka magpwede. Bawal yung flight anya ninyo. So this is inevitable. That is the direction of all nations of the world. All roads lead to that end, mga kababayan. Ganun pala niya Mr. Maravillas, matindihan niya pala ng kita ninyo. Kung wala tayong background of that story, we cannot explain this. Bakit ganon? Itong balita dito sa Philippine Star. You see? Biron represented Michel and European Commission President Ursula von der Leyen at the presidential inauguration. The EU has also expressed hope that Marcos would participate in the upcoming EU Association of Southeast Asian Nations commemorative summit in Brussels in December this year. Pinopos na po nila ng todo-todo, mga kababayan. And it will be full implementation. As stated by
yung World Economic Forum chairman, the future, mga kababayan, sasabihin ko sa inyo, hindi man ito mapipigil po ni President Bongbong Marcos. Hindi man po. This is prophecy being fulfilled. No one can stop it. Not even the Christians. Kaya yung mga Christians po, irarapture eh. And those will be left behind will become witness sa ating kwento. Mr. Marapilla, sa niya, kung ano-anong kinikwentong kababalaghan, ayun, you will realize na yung ating kwento, yun pala yung totoo. Now, you may doubt me. Okay lang po yun. Some of you, or many of you maybe, will not believe my story. You just wait for a little time. Kasi, malapit na po. May target po sila. By 2030, you'll be happy, but you don't own any property. Communist, socialist takeover of all the nations of the world. Mga kababayan, kung ano yung laman, lyrics ng kanta, mga kababayan na lagi kong inaawit dito ng mga previous videos natin. No more presidents and all the wars will end. One united world under God. Ang God po nila, yung letter, yung, hindi yung capital letter, yung small letter G, ang God nila. Hindi yun ang totoong Diyos. Imagine there's no heaven. Tagal na po nila itong plano. At if you are not a believer, you'll not understand this thing clearly. Hindi mo maintindihan ito. Kaya nga, I encourage you to read the scripture. Yun ang key. Read the Bible and ask the guidance of the Holy Spirit as you read. Pag hindi, hindi mo man din maintindihan. And be saved. Importante. Masyado. So sabi rito, mga kababayan sa balita, this year marks 45 years of partnership between the EU and ASEAN. The EU relationship with ASEAN was elevated to a strategic partnership in December 2020. In 2021, the EU recognized the centrality of ASEAN in the EU strategy for cooperation in Indo-Pacific. Pag binasa mo, without knowledge of their background, ano naman niya, Mr. Marabilis, ang problema niya? Hindi mo makikita kung ano yung problema. Cooperation eh. In the theme is always cooperation and peace in progress of the whole planet Earth o sinong ayaw. Peace. Kasi may away. But the Word of God has warned us by peace, referring to the Antichrist, He shall destroy many. When they shall say, peace and safety, and then sudden destruction cometh upon them, and they shall not escape. Yun ang warning ng Word of God po. Hindi magkakamali ang Word of God. Kaya, huwag na ninyong ipagtaka kung in the coming days, ang daming peace movement na. Kasi ang ginawa nilang strategy muna, pag-awayin yung mga bansa. Pag-torture na yung isipan natin, physical and mentally, tortured ka na. With all this, creation nila yan lahat, pandemonium, lahat nila creation, lahat ng problema, ginawa nila. Then they will offer solution. Sila yung may gawa ng problema, sila yung problem, solving. Diba? Parang sa eskwelahan, walang problema, gagawa ng problema para isolve. Oh. Ganun yung pattern.
Nagawa niya tayo yung problema para practicein natin yung pag-solve. You see? Ito ngayon. So you will create peace. Why? There is war and rumors of war. We are on the brink of a nuclear holocaust. Si Putin laging pinoposisyon na ni Putin yung nukes niya with the allied countries. Magsasabong po sila in a limited nuclear exchange po. Pero that is not the end yet. Sabi sa Word of God, do not be troubled, for the end is not yet. Maglalabo-labo sila, mga kababayan, during the tribulation period. We are coming so close to that. E sabi ko sa inyo, be safe. Sabi rito, mga kababayan, the partnership and cooperation agreement between the EU and the Philippines entered into force on March 1, 2018. The agreement provides for an enhanced legal framework enabling the European Union and the Philippines to strengthen their bilateral relationship, in particular on political, social, and economic matters. The Philippines and the European Union have common interests and values, which are a strong basis for a partnership based on respect and mutual benefit, and in pursuit of the effective implementation of the EU-Philippine Partnership and Cooperation Agreement. Kita ninyo, EU na. EU-European Union as a bloc. It's not anymore between Philippines and Belgium, Philippines and Germany, Philippines, Italy, Philippines, kung ano-ano pang bansa. Mga kababayan, sa Europe, and this is the revived Roman Empire. The European Union territories, mga kababayan, is the old evil Roman Empire. In which in prophecy, mga kababayan, sinasabi, there will rise the Antichrist. So Europe in the Roman Empire is reviving before our very eyes. The old Roman, evil Roman Empire is the same evil empire that is rising today. Ayun man lang po. Baka nakakatakot na Mr. Maravillas ang kwento mo naman. Relax lang tayo po. Whatever will be. Baka lang gusto niyo po itong itry, fear max firming and lifting cream, pinapay lang sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga paninigas ng kaso-kasuan. Ito naman po, Automax. Sa mukha naman po siya pinapahid. Anti-aging po siya, mga kababayan. You will look 10 years younger than your age. At yung mga cancer patients po, try po ninyo ito. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Yan. Di man siya gamot po. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa, sa tawag dito, goji berry. Ang goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.